Okay, samantala, napaka-exciting ng mga rides sa amusement parks, di ba? Siyempre, gustong-gusto yung mga sa rides sa Bonita, paborito namin. Ay, lagi kami sama sa amusement parks. Di ba? Tulad ng roller coaster, kasi paborito ng mga kapamilya natin yan. Ako, pagpupunta sa amusement parks, yan ang hindi ko pinapalampas. Lalo na nung nagdaang holiday season, yan talaga yung mga pinupuntahan. Yun nga lang, marami sa ating mga kapamilya na medyo takot dito. Correct, nakakatakot naman talaga. Nakakatakot na nga siya. Kaya naman, sagot dyan, isang virtual roller coaster. Oy. Kung ano ang feeling ng nakasakay dito, mamaya po ay susubukan natin yan. Exciting! Kuya talaga. Wag din buhok niya eh. Magkalas-kalas. Hindi na si roller coaster na yan. Si kuya. Natakot nga siya. Ayan. Subukan natin mamaya. Subukan natin yan. Pamilya. Pero mahawakan natin yung buhok natin. Kaya pa siya na safety belt. Oo, dapat may ano siya. Simpron. Para makaligtas. Inaantok pa daw siya eh. Kaya na magisay. Pag nahulog si kuya, mababasag si kuya. Samantala, Kuya Alex, ang tropa ng Umagang kay Ganda, eh, sinusubukan na ang pagsakay sa ating virtual roller coaster. Abay, tara na. Sumama na tayo. Tara. Bekemon, ano bang pakiramdam? Medyo maluwag ang daan dito na medyo malubak-lubak din. Mami ko! Ito po ang virtual roller coaster. At saan po ba? Itong virtual roller coaster na ito ay proudly Pinoy made. Ito po ang thesis ng mga magagaling na estudyante mula sa De La Salle University! Woohoo! At mamaya aalamin natin kung paano nila ginawa to at kung ano katagal nila ginawa ang invention na ito. Correct. At ito nga, tumataas na po ako at ito nga po sinusubukan ko na. Pagkatapos ko subukan, susubukan din po ito mamaya ng mga kabarkada natin dito sa Umagang kay Ganda. Ito na po, paakyat na po ako. Ayan, umaakyat na po ng bonggang-bongga at wagas na wagas. At ito na, bababa na. Sandali. Kinakabahan ako. Ay, mami ko! Ito na, ito na! Ay! 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 Aray! Aray! Ito po, nakakahawa po yung... Nakapagod umawak pala. Kanina pa po kasi sumisigaw si Becky Mon dito, pero enjoy na enjoy siya. Alright, samantala po, mamaya abangan nyo sa ating Bring Me segment. Ang hinahanap po natin, ang may taong pinakamahaba ang kanilang kuko. Okay, hindi fingers or daliri. Kuko, pinakamahabang kuko ang hinahanap namin dito. Pwede rin sa kamay o sa paa. At kung sa tingin nyo ay kayo ay may pinakamahabang kuko sa inyong barangay, punta na kaagad kayo dito sa UKG Studio, ELJ Building, ABS-CBN Compound, Mother Ignacia Street, Quezon City, at hanapin mo si, kaya mong magbasa. Hanapin si, hindi ko makita, si Charmaine Roque. Charmaine Roque or si Rocky Tagle. Ayan, nagaganito na lang ako. Samantala naman, magmadali na kayo ng bonggang-bongga dito. Kasi hanggang alas 8 lang po ng umaga ang aming cut-off. Kapag mayroon kayong katay o kasing habangin yung kuko, ang mas maagang dumating ang idideklara naming bonggang-bonggang winner. Oh, di ba panalo? Kahit nakaupo siyang ganun talaga. Energy. Energy to death. Okay, aba eh, alis na agad sa bahay dahil sayang naman ang pagkakataong makaka-uwi kayo ng mga ating papremium ngayong umaga. Isumakay sa roller coaster. Well, eto na ang inyong pagkakataon na maramdaman ang feeling na nakasakay sa roller coaster na walang height issues. Okay? Dahil meron at ang tinatawag na virtual roller coaster. Eto, sinusubukan na ni Andre and of course, si Becky Mon. Ano yung pakiramdam mo kanina? Nakakaloka, nakakahilo siya. Nagkaganoon na... Kumalag talaga ang yung ano. Ang sakit ng ganito ko pagkatapos. Kalamdan mo. May fear ka ba ng heights? Wala naman. Meron pa nga akong video sa YouTube ko na nasa roller coaster. Ay, ako video talaga ako dyan habang nag-ride. May sarili mo. Correct. Kung tingnan natin yung nangyayari ngayon, ayan o, kung titingnan natin yung monitor para bang mistulang umaakyat na. At etong si Andre, dapat medyo, ayan, umaakyat na, medyo nakarecline na ng konti ang kanyang upuan, ano? So talagang feel na feel mo ba ang parang roller coaster? Feel na feel ko ate. Actually talagang napapano ako eh. Kulang na lang yung hangin kung may electric fan dito. Hindi pero ang galing nung ano talaga, ang galing nung effect sila. Pati yung sumasabay. Ayan na, ayan na, ayan na. Nasa tuktok na si Andre. Sumasabay yung
mismong ride dun sa screen tignan ko na nakikita nyo. Tignan natin kung susub-sub ito. Kailangan kong umawak yata. Okay. At talaga namang, ang nakakabilib po dito ay impensyon po ito ng mga estudyante ng De La Salle University. Yes! At kasama na po natin sila kayo umaga. Talaga may adrenaline rush ito. Virtual rin ba? Kasama natin ngayon si Paolo Barlis, ang group leader, Terence Go, Alvin Morelos, at Ron Jacob Yambot. At siyempre ang kanilang thesis advisor na si Dr. Rodrigo Jamisola Jr. Umagang kay Ganda sa inyo. Alright guys, ito meron naman ito sa abroad, pero ang pinagkaiba is ito ay proudly Pinoy made, no? Please tell us, paano nyo naisip itong project na ito para sa inyong thesis? Ako bilang advisor ng kanilang ng itong mga estudyante na to, parati akong naghahanap ng mga topics para ibibigay ko sa aking mga students para sa kanilang research. At ito kasing virtual roller coaster ride, existing na sa mga malls. At paboritong rides ito ng aking mga anak. Meron akong dalawang maliliit na anak. Kaya lang, yung problema doon kasi mahal ang kanilang rides. Mga 100 pesos for 2 minutes of ride. Ganyan. Okay. So naisip ko, kaya kong gawin ito. Bakit hindi ko gawin at ibigay ko, ipapagawa ko sa aking mga students? At bawat taon, magkaroon kami ng topics for students in De La Salle University for their final research. And so, yun, binigay ko sa kanila and they do the implementation. Paolo, gano'ng katagal bago nyo natapos itong ginawa ninyong virtual roller coaster? So, yung buong proseso ay mga 1 year. One year mahigit. One year and how much ang nagastusan nyo? Within that 1 year, mga 60,000 pesos. 60,000 lang? Yes. Ang maganda kasi dito eh, pag abroad, magkano ba ang worth ng isang machine tulad nito? So compared sa abroad, mga commercially made virtual coasters abroad, research namin mga in the millions, so say 5 million up. As opposed to 60,000 pesos. As opposed to 60,000 pesos. Yeah. So, breakthrough talaga ito para sa atin. Dahil bukod sa cost, pwede na tayong magpagawa ng mga tulad dito dito sa Pilipinas. Ang tanong ay, ito syempre, gusto natin para sa bata, ligtas ba ito ang gamitin? Pakita natin yung mga safety features mo. Yeah. So, itong virtual roller coaster namin ay super safe na safe. Kasi, first of all, may handlebars dito. So, to provide for stability. Tapos may safety seat belts para hindi malaglag. Yes, para hindi malaglag. Tapos may step dito para easy access sa mga user. Nasagasaan ako! At ito ba may height limit rin para sa mga bata? Di ba usually sa roller coaster? Walang height limit pero may weight limit na 150 pounds. So dapat not more than 150 pounds. Sabi ni Dennis, hindi ako pwede dyan. Kaya pala nahirapan siya sa 160 pounds ako. Becky? Ayan, pwede ba namin itong i-rent pag halimbawa may mga parties, ganyan events? Yeah, pwede siyang actually, pwede siyang i-rent. And the other thing is that pwede rin sa mga companies, sa mga product promotions, to give free rides para magkukumpul-kumpul ng crowd, to gather crowd para sa ganitong mga... So magkano ba ang rental? 100 pesos ba? Mapag-uusapan naman. Ay, kasi napuhunan 60,000, aminin. All right, well, congratulations po sa inyo dahil nanalo po kayo ng award. Dahil sa 1 year in the making process of this virtual roller coaster. O Paolo? Hopefully, prototype lamang yan. Dumabi pa. Yes. Maraming salamat sa inyo. Congratulations sa amin naman pong pagbabalik. Alamin na natin kung sino sa amin ang pinakamagaling magpatakbo ng remote-controlled cars. Okay, ready na sila. Gosh, Armo, Ted, and Yael, take it away. Sponge, Cola! Malayo ang tingin, malalim ang isip.
kaya'ng mabuting balitang darating. Hinahanda ang pagngiti, kasabay ng pagsambit, sa ngalan mo pagdating ng sandali. Sa inyong pagsama sa amin bukas po muli para sa isang magandang gising dito lamang sa Umagang kay Ganda! Ayan na! Ayan na!